It's ngernTV! Hello mga katropa! Ito, exercise na naman tayo ngayon. Meron akong gustong gawin ngayong araw na ito na medyo iba eh. Mag-e-exercise ako yung... Ewan ko ba, nakalimutan ko na tawag doon yung... High intensity... hindi ko matandaan. Parang intermittent ano eh, training ba yun? Nakalimutan ko na. HIIT something. So, ang style doon, 5 minutes na lakad, yung leisurely lang na lakad, tapos 1 minute na high intensity. Papakita ko sa inyo kung paano. May mga bata ngayon, ha? Diba? Di ba Friday ngayon, mami? Bakit mayroong mga bata na nami? No? So, mga katropa, ito ang gagamitin ko ngayong araw na to. Ang gagawin ko, maglalakad muna ako for 5 minutes and then gagamitin ko to for 1 hour. Okay? I mean, 1 minute pala. Hindi 1 hour. Masyadong matagal yung 1 hour. So, lakad-lakad muna tayo mga katropa. Siguro mga after mga a few minutes, babalik na ako. Okay, balik na ako. Sasakyan ko na ngayon to. Okay, eto nakasakay na ako. Wala akong cameraman, so papatayin ko muna to. E-exercise muna ako mga katropa. Okidoki. Okay, nakatapos ako ng 1 minute. Maglalakad naman ako for 5 minutes. Lakad na ano lang, yung no effort. Lakad lang po ng lakad. Okay, pabalik na uli tayo. Ito, andito na uli tayo. Okay, sasakay na ako. Yep. Yep. Okay mga katropa. Okay, iyan ako muna, ta-turn off ko. At mag-exercise ako ng 1 minute. Ayos, natapos na naman ako. Si Mrs. Nakaikot na naman. Okay, so lakad uli ako. Lakad uli ako. 5 minutes. Tuloy-tuloy lang po. Lakad. Paunti-unti. Mga katropa. Mukhang pinapawisan na ako. Dahan-dahan lang ang lakad ko. Pero, siguro yun na. Siguro baka mga isang beses na lang uli o dalawa. Pakikiramdaman ko na lang itong katawan ko. Okay, nakikita nyo ba yung ano ro, yung tractor parang naggagamas? Hindi po naggagamas yan, vacuum cleaner yan, binabacuum yung ano, yung fake na grass. Tuloy-tuloy lang ang lakad. Lapit na tayo. Sasakay na naman ulit tayo. Okay, eto na. Nandito na tayo. Sakay ulit tayo. Okay. Okay. Cut muna mga katropa. Pagod. Pero ayos. Sarap ng pakiramdam. Lalakad na naman ulit ako. Okay, 5 minutes. Na leisurely walk. Lakad-lakad lang po. mga katropa. Feel na feel ko ang ano, ang exercise. Ang maganda noon, exercise ako ng high intensity. Tapos, maglalakad ako ng 5 minutes. Yung 5 minutes na yon parang, ano, pahinga. At the same time, yung nakaka-catch up yung breath ko.
Sarap na mga pakiramdam. O, sige lang. 1 minute. Eight minutes. 1 minute na. Yeah. Nakaon pa ba? Okay, mga katropa. Ayos! Oh, lakad-lakad lang tayo. Siguro baka huli ko na yung isang yun. Pahinga naman. So, mag leisurely walk lang muna ako. And then, tapos na. Hintayin ko na lang si Mrs. So, huling lakad ko na lang to, mga katropa. Tapos, pagdating doon, papahinga na lang ako. Hintayin ko na si Mrs. Mukhang baka naman na sobra na ako ngayon. So next time na lang, tomorrow. Ganun uli. Great kick up. Pahinga muna ako, saan ba ako upo? Doon kaya makaupo doon. Tara, punta naman tayo ng ano? Sandali. Hello mga katropa. So, nandito naman tayo sa Walmart. Dito sa Lemon Grove. Bago nga po ang lahat nga pala kailangan ma-mention ko, no? Si Kuya Ver Castro pumanaw na po. Nakikita ninyo palagi siya doon sa aking mga videos. Yung Kato, say hi Kuya. Bati mo mga taga-Pilipinas, Kuya. Bati mo yung mga taga-Pilipinas. Tsaka yung mga nagbagyo doon. Merry Christmas! Baka nasa Pilipinas, baka magkaroon tayo ng bagyo. Pagpasod Diyos tala natin. Pagpaan niya magkahanap siya. Merry Christmas! Uy, habang kumakain, maniligay siya. Matagal na siyang may sakit, pero ngayon lang siya inabutan ng kanyang kapalaran. So our condolences to the family of Kuya Ver. Ano? Castro. Viewing niya bukas. Viewing niya pala bukas. So yun, bukas na pala siya. Bukas na rin yung living niya. Hindi pa. Tuesday. Tuesday pa. Okay. So our condolences. Tuloy-tuloy lang po. Let's go! Okay mga katropa, katatapos lang naming magpunta sa sa Walmart. Ano ba yun? Maingay. Ano yun? Ano ba yun? Ibon? Ka-ibon nga! Ayun, ibon. Kala ko kung ano eh. Okay, so bumili ako ng mga pang-exercise. Okay, tapos na kami dito sa Walmart. Sorry, hindi ko na videoan doon sa loob. Ngayon yung, ano ba yun, crow? Hello! Ikit! Speak! 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 Okay, nandito na naman tayo sa kabila. At may namimigay daw ng sinigang na isda. Sinigang ba, mami? Tanigi. Yung ayos. May ulam na naman kami. Masarap talaga pag merong magaling magluto eh. Diyan. Tapay naglakad?
support. Ano, kumusta? Hindi kaya ka kayo naglakad ngayon. Ito ba? Ikaw. Wala na eh. Ay, ito na pala. Sabi ko, ready na eh. Ano? Nagagawa nyo, nanonood na naman ng ABS-CBN. Tingnan nga natin. Uy, sarap nito. Kain na tayo mga katropa. Wow, ang ganda ng view. Yun. Sinasabayan ko yung primitive Irelander sa pagkain ng tanghalian. Ayos. Hello mga katropa. Eto, nandito tayo ngayon uli sa aking Enoch calendar na nire-reconstruct ko. At gusto lang ipakita sa inyo, inuumpisahan ko na kasi yung paglalagay ng mga kapistahan, mga feasts. At for the first month, no, starting on the 14th dito, okay, hanggang, oops, teka, kulayan natin para ano, kulayan natin ito ng pink. Ayan mga katropa, so for the first month of the Enoch calendar ay mayroon pong dalawang kapistahan. Yung Passover, which starts on the 14th, paglubog ng araw. So yung Passover mag-uumpisa sa gabi, paglubog ng araw, okay? At ito po yung first day din ng Feast of Unleavened Bread. Tapos mag-e-end ang Passover on the 21st of the Enoch calendar, the first month. Okay, April, ano to? April 9 sa Gregorian calendar. Ang Passover ay mag-uumpisa April 2nd on the Gregorian calendar. At matatapos siya on the April 9. Yun ang pagtatapos ng end ng Passover, magtatapos po siya rin paglubog ng araw. So, mag-uumpisa ang Passover sa paglubog ng araw on the 14th at matatapos din siya sa paglubog ng araw on the 21st. Okay. So, the rest of the days, okay, ay Feast of Unleavened Bread. Okay, so very interesting po itong Feast of Unleavened Bread, no? Kasi matindi ang symbolism nitong feast na to. Ang Feast of Unleavened Bread ay simbolo ng pag-alis o pag-aalis ng hypocrisy or kasinungalingan sa ating buhay. So, on the first month, okay, on the second or the third week of the first month in the Enoch calendar, mayroong tayong Passover and Feast of Unleavened Bread, which is a symbol for getting rid of hypocrisy or kasinungalingan. Ang unleavened bread po ay yung, di ba, yung tinapay na pagka wala siyang leaven or pang-alsa, eh mahirap kainin dahil matigas. Yun po ang nagsisimbolize ng katotohanan. Ang katotohanan ay mahirap lunukin, mahirap kainin, matigas. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng leaven or yeast, yung pampa-alsa, para madaling kainin yung tinapay. Ganoon po yung kasinungalingan. Yung katotohanan, okay, hahaluan ng mga manlilin lang ng kasinungalingan, yung leaven. Okay, so pagka sinabing leaven or Pharisee leaven, ibig sabihin nun, yun yung mga kasinungalingan ng mga Pariseo. At ang unleavened bread ang nagsisimbolize ng katotohanan. Unleavened, walang pampaalsa. Tinapay na walang pampaalsa. Yun ang katotohanan.
Okay? Pag hinaluan mo na yun ng mga kasinungalingan, yung leaven, yung pampaalsa, yun na po yung hypocrisy. Okay? So, yun po ang sinisimbolize nitong Feast of Unleavened Bread. Wala pong New Year sa Enoch calendar. marami pa nga pala akong idadagdag. Ito pala ang dinagdag ko. Ang pagkakaalam ko, at least 7 yun eh. 7 o 8 feasts. Okay, so later mga katropa, i-update ko pa uli kayo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!